So ayun nga mga boss, oh, 'di ba? Dito na tayo sa setting. Naebas nga natin kanina, mahaba. Literal na mahaba 'to. Ay, saya no. Ilang parts kaya 'to? Okay, punta tayo na settings. Anchorland. Ito kasi hindi ko masyado pinagbabasa, parang storyline lang eh. Though, hindi naman sa nilalang ko lang siya, kaya lang hindi talaga ako nagbabasa ng mga ganito. Parang for me, hindi ko alam kung meron ba siyang sense for me. Eh, kasi syempre storyline to, I'm not a reader pagdating ng mga ganito. Pero eto naman, kung gusto nyong basahin, basahin na lang natin. Yung setting ata eh, eto yung buong settings kung ano yung mangyayari. Kung bakit siya nangyari at kung bakit siya ginawa. In-game to ah. Ngayon, pagdating ng Tower of Creator, ito yung medyo masaya na part kasi simple lang. MMR ang gagamitin. So, unti-unti, nagbibigay na siya ng linaw na kamukha talaga siya ng isang game. Okay? Derive siya. Yung siguro, yung influence din nila because it was really one of the pioneers. Kung hindi man siya yung pioneer pagdating dito sa mga larangan na to. So, hindi ko rin sila masisi kung bakit nila ipapattern din doon sa part na yun. Okay? Winners will gain MMR, rank up. Losers will lose MMR, may rank down. Hindi man ako nakapaglaro ng isang game na to, but this is quite common. Siyempre, pagdating ng sikat na, ito nga, yung Dota, di ba? Hindi natin maiiwasan. Eh, ganun naman talaga kalakaran. Pero hindi ko alam sa ibang game kung nababawasan ba or mag-i-stay. Pero as far as I know, pag natatalo ka talaga, nababawasan yung MMR mo. Ngayon, player must learn to master strategy to keep their rank in the game. Ito lang. Kasi, nakikipindot naman tayo dun sa part, dun sa isang game. Medyo nahahassle ako dun sa part na kailangan ko pa talaga mag-isip. Okay? For me kasi, may mga games ako na nilalaro na ayoko talaga nag-iisip. Alam mo yung pang-relax lang. Ito kasi, syempre, kung trabaho, kailangan ko mag-isip kung yun yung vision nila. Most probably that's the main reason behind it. At the same time, this is going to be an advantage for them because this is not going to be a typical game. Kasi kung kailangan mo ng strategy, lalo na kung same nga talaga sila, positioning, may cards na lalabas, yung build mo, yung stats mo, yung skills mo, yung marami kang i-consider na akala mong napakasimple, eh medyo komplikado pala. To the point na hindi pa pwede na, alam mo yun, ramble yung build mo. Kasi syempre, may mga, sinabi nga nila, may mga meta-meta at kung ano-ano pa. So, malalaman natin to once na na-release or magkaroon pa ng other details. We're just basing everything at nag-e-bas lang tayo pagdating dito sa white paper na nakikita natin kung ano yung opinion natin. Ngayon, pagdating kay Radix, Marketplace, iba yung tawag nila, Anchorland, Tower of Creator, si Radix. Ito yung pinaka-marketplace. Okay? Ayun nga, meron nga, list their player mon, scholarship. May scholarship sila. In-game activities. Okay? Tapos trade, yung marketplace. Tapos purchase eggs, blind boxes. Ito siguro mga random boxes to. For, kasi meron daw makukuha ng mga ano eh, mga gems or anything. So most probably pwede kang mamili nun. In-game items for crafting. Oh, ganun din yun. Seasonal limited in-game assets and purchase plan. Binibili yung planet bago mo masakop. Kaya ikaw lang yung may-ari. So instead na lands, planets. Tama ba? Siguro, hindi ko pa siya nalalaro eh. Iniisip ko pa lang naman to mga boss. Malalaman natin ang latter part. Tapos yung seasonal limited in-game assets, this is quite common, lalo na sa mga game. Mga ngayon lang lalabas. Tapos, hindi ko lang alam kung pwede mo ba siyang ibenta. Na halimbawa, ako bibili ko kasi ngayon lang siya available. Tapos hindi na siya mapoproduce, tapos kakailanganin mo siya. Tapos i-hold mo lang muna, hintay mo tumaas yung presyo. Hindi natin masabi. Okay? Pero diba, ang saya. Nag-iisip ako ng ganun pero hindi ko pa siya nalalaro. Well, I'm looking forward na ma-check pa rin to. Ngayon, with the goal of helping the players and creators achieve the highest monthly trading volume, the team utilization of Polygon ang gagamitin nila. Ito yung na-hack, diba? Noong nakaraan. Alam ko ito yung na-hack eh. Na Polygon Network eh. Kung hindi ako nagkakamali ah. Please do correct me if I'm wrong. Though, hindi ko naman sinasabi na lagi yung na-hack ang Polygon. Everything would be prone for hacking. Kaso, yun nga. They already have a history. Pero yun nga. Low gas fees and fast transaction speed purposes. Kaya rin nila pinili. Yung part na yun.
gaano kaya ka-low yung gas fees? Alam naman natin, medyo sanay na tayo dito sa channel natin ng gas fights eh. For fast transaction. Yun nga lang, Polygon Network. So we may need to check our wallets as well and consider na magkaroon ng ibang network for this specific game. Pero malamang sa malamang, meron na ito mga guide yung mga MetaMask kasi malamang sa malamang, may video na nga to si Ma'am T-Rex eh. Neto kung paano gumawa ng MetaMask and Polygon Network, paano mo i-hook or anything. So, kung wala man, makikita naman natin yung iba rin natin mga kapwa content creator, Pilipino, saka meron din mga foreigner. Malamang sa malamang, nagawa na nila to. Hindi ko pa natatry ito, itong Polygon Network. Wala pa ako natatry na network na ganito ang ginamit. So, maybe I'm gonna check it out on a latter part siguro since nagbabasa-basa pa lang din naman tayo at steady pa rin tayo sa Gedli. Ngayon, eto na. Punta tayo sa gameplay. Etong gameplay kasi na to, nung nakita ko nga, yun nga, this confirmed my alam niyo yun, idea na kung saan this is really going to be similar with one of the pioneers pagdating dito sa larangan na to. Tapos ito rin yung nag-conclude sa akin, the image itself na mayroong crossbreeding na mangyayari pagdating dito sa mga to. Okay? Kasi kung mapapansin nyo, mayroong arms, may iba-iba sila ng paa. So may nabasa rin ako dito na 7 parts ata yung dapat mong i-consider. So pag kinross mo, ito yung maaaring mangyari. Tapos may mga kanya-kanyang purpose yung kada suot. Okay? Medyo masaya siya in a sense na alam mo yun, yung character mo, pwede mo paghalu-haluin. At the same time, pagdating ng breeding, o ibibreed mo man siya, there's a huge chance na ma-cover. Kaya lang kasi, hindi ko alam, wala pa ako nabasa dito sa white paper nila, na kung saan, paano kung halimbawa nag-breed ka ba ng same? Di ba, nagsimula ka ng earth sa earth. Will there be a chance na makapag-breed ka in random na merong ibang lalabas na property? Or it's going to be sticking with the elements? O kaya kung ano man yung 7 parts na meron yung player mon mo. Tapos yun na pa rin yung mabibreed mo. Okay? Saka kung paano tayo magsisimula. Kung lahat ba tayo merong, alam nyo yun. So, kung lahat ba tayo magsisimula ng primary na fire lang, earth lang, earth lang, water, water lang, tapos tayo na magbibreed or anything. So, hindi ko pa alam kung ganun yung mangyayari or what. Ngayon, sabi nila dito, turn-based card gameplay. So, yun nga. Malamang sa malamang, nandito yan sa ibaba tapos pupunta dun sa ibabaw at kung ano-ano pa. Hindi ako sigurado kung ganun ba yung magiging interface or what, but this is really quite similar to the specific game. Ngayon, pre-battle players required 3 player mons. Position, yun nga, naiabas natin to kanina. Random ability cards are given to each player and start of each turn. Ang iniisip ko dito, yung ability cards ba, kasama na rin tulad. Alam ko kasi dun sa isang game, kasama talaga siya, kaya pinagbabasihan talaga yung cards na meron. Or, ang mangyayari ba dito, there will be a set of cards given to players na kung saan sila yung magde-decide kung ano yung gagamitin nila doon. Parang random, hindi talaga siya kasama dun sa mismong character. Okay. So, hindi ko alam kung ganun yung mangyari kasi hindi ko rin ako masyadong familiar doon. Nakikipindot lang tayo. Hindi ko alam kung, yun nga, magiging kasama ba siya ng player mo yung mga skills na yun, yung ability cards na yun. Kasi nakalagay dito, random ability cards are given to each player to start of each turn. So, sino magpo-provide ng random ability cards? In-game ba? Tapos lahat kami naka-RNG yung game cards na yon, tapos random yung lalabas saka kami makakagamit nun or included na yung cards na lalabas sa player mon nakasama talaga at naka-incorporate sa kanila. Afterwards, players will have to choose action cards kung ano man, but they should keep in mind that action card will cost an action point which is limited resources. So merong energy which is similar naman din na kailangan mong gamitin pagdating ng Pokemon kasi kailangan mo ng energy. Tapos sa Magic the Gathering naman, kailangan mo naman ng mana. So, yun siguro yung ibig nila sabihin dito. Tapos, player will be victorious once the opponent has no standing player mount left. So, battle of the fittest ang mangyayari dito. Ngayon, eto yung secondary token. Kasi alam ko PYM yung primary token eh. Space Gem and the player mons will gain experiences. So, nagle-level pa rin siya eventually.
So dito papasok yung evolving part na mag-evolve ka na ba pagka mag-achieve ka ng ganitong level or hindi. Okay? Tapos player mo trainer, eto nung nabasa ko to, simple. Brushing, batting, feeding them, Tamagotchi. Aga-alaga ka online. Tapos, ang maganda lang doon, mag-earn daw ng love points. Tapos, during this phase of the game will be the advantage to some players as the game releases another version of the game. So, we're gonna wait for it. Kung para saan. Yung love points. Yung siguro merong game na parang mini game or another game inside the game na kung saan yung may mga love points na yung makakapasok. Tapos, sila lang yung hindi natin masabi. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina, mga boss. Halimbawa, to water property, to earth. Tapos pagka kinumbine mo, syempre, maghahalo-halo yan. Kung maghahalo-halo yan, paano pag parehas na water? May chances kaya na maglabas ng iba or mag-i-stick pa rin. Diba? So, ito ngayon, still announced soon. So, we're gonna wait for it. Tapos ito, PvP and PvE. Okay? PvP, ito. Evolve, battle, and earn. Tapos, ito naman yung... players can explore the planet and battle in the wilderness in PvE mode and win against the unknown powerful enemies. Hindi ko alam kung ano maging itsura ng enemies. Parang puro player mon lang yung nakalagay dito. Plus, yung MMR, ito nga, parang tower siya. Na kung saan, Tower of Creator. Na ito, siguro by level to. Depende sa MMR mo, siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang walagay natin 2,000. Yung MMR mo, kung MMR mo 2,000, dun ka na nakikipaglaban sa mga kapwa mong same na may MMR. So, the big question here is that if this is also going to be similar pagdating nung isang game na kung saan bumabalik lahat sa level 1 pag nandito ka na. Or kaya, di ba? Or merong silbi yung level lang pagdating na PvE para mas matapos mo yung game. So, hindi pa ako sigurado kung ganun yung mangyari. Ngayon, pagdating ng planet gameplay, ang weirdo talaga eh. Iniisip ko talaga, gugulong to anytime eh. Itong anteater na to eh. Ano yung armadillo? Yung isa ko iniisip, di ba? Mukha rin kasi siyang armadillo tapos may shell. Pero dahil doon sa likod na part siguro. I'm not sure where this creature was derived nung ginagawa to. Pero... okay lang naman. Maebas lang natin. Created equal. Ito, interplanetary scanner to check planets near their location. Kaso, naebas nila kanina na pwede kang bumili ng planet. Kaso, ito, malamang sa malamang, itong interplanetary scanner, bibilin mo rin para makakuha ka or makasakop ka ng ibang planet. Okay. Medyo hindi specific yung pagkakaintindi ko dito, mga boss, as a whole. Okay. Kaso, iniisip ko naman kasi din, this is just starting. So, baka hindi pa talaga lahat final. But this is just a preview or, alam yun, sinipat lang siguro muna nila. Sinisipat natin kung ano man yung nasipat din muna nila na balak nilang gawin. Diba? Once the players obtain their own planet, they can start mining for any resources node. Iniisip ko, if existing ba yung planet, or magiging parang ano to, parang tulad nung isang game na kung saan there will be a different website na kung saan doon mo siya gagawin, tapos doon ka magi-scan, doon mo kukunin yung resources node, or this is going to be visual. I'm not sure. Diba? Tapos plus yung interplanetary scanner to check planets near to their location. Alam mo yun, eto, planet mo na to, tapos pag meron ka na itong scanner na to, ano pa yung mga nakapaligid sa'yo. So, kung halimbawa, eto, magiging mapa, may bilog-bilog dyan, gilid-gilid. Yung nakapaligid sa'yo, bago mo ma-explore, bago ka makapag-harvest doon, kailangan mo ng interplanetary scanner. Then, there will be some details na rin naman. Nakalagay naman dito, player should explore the planets or complete missions to collect items that are required for crafting. Crafting ng interplanetary scanner. O kaya, without doing all the hassle, they can purchase in the marketplace. So, ang iniisip ko dito, kung ibibigay ba nila to ahead of time, meaning, sige, wag ka na mag-farm, magpo-produce kami, pero bibilin mo in a specific amount. O di kaya, aasa tayo dun sa part na yung mga players ay maghahanap ng mga requirements na kung saan kailangan mo talagang bilhin. Or gagawin talaga nila to na sila na mismo yung bibili. Ikaw sila na mismo gagawa, tayo na mismo yung bibili ng gawa na. So,
this is gonna be another mode of income for them if that will happen. Ngayon, pagdating dito sa colonial base and intergalactic travel, may base ka, ito yung naiabas natin kanina. The higher the level the space base is, the higher amount of tax will be gained by the player. Ang iniisip ko dito, kung yung bahay mo pupuntahan ng iba, so maniningil ka ng tax kasi meron kang resources. Kasi ayan, no? Certain level bonus features will be unlocked, for instance, cross-planet mining and building interplanetary, building the interplanetary scanner na gagawin nga dito sa planet gameplay. So kung mataas yung base mo, so baka base level mo o kaya maging visual na ganito, meron kang mga features dyan na wala pa yung iba, tapos pwede mong paggamit, pero yun nga, may bayad on a specific amount. Tapos can purchase decorative seasonal limited items, etc., etc. Normal naman yan. Papagandahin mo yung base mo. Kumbaga, para kang naglagay dito ng bahay mo, aayusin mo. May larong ganyan eh. Sims ata. Tama, Sims nga yun. Yung ikaw yung mag-aayos ng bahay mo, etc. Tapos pupuntahan ng iba. Eto nga lang, kada pupuntahan nila at makikigamit siguro sila ng banyo, bayad 5 piso, 10 tae, ganun. joke lang mga boss. Pero, half meant. Yan yung iniisip ko. Okay? Kasi medyo, sa dami ng details na nandito, kung ano-ano talaga yung maiisip ko dito sa gameplay nila. Tapos pagdating naman ng game flow, this summarize everything. Okay? Siyempre, bibili ka ng PYM, yun nga, na through Polygon Network, bili ka ng PYM, to purchase player mons, tapos complete a series of quests, to earn S-Gem tokens, tapos meron ka ng PYM, meron ka na ring S-Gem, player spend PYM S-Gem token to breed, okay? To buy game assets. Diba? Yung dalawang token ang gagamitin mo. This supports to, burning tokens to avoid dumping of S-Gem. Ah! Sunugan! Yun ang magandang part. So yung S-Gem sinusunog kada gamit. Wedge, ahead of time nila ginawa. A player creator can buy and list their game assets marketplace, blah blah. Supports the game burning mechanism of the game. A portion of SGM tokens serves a transaction fee. Yun pa rin yung gagamitin. Yung secondary token, yun pa rin yung magiging transaction fees. Tapos susunugin din. Sa player uses PYM tokens to upgrade ng space base. PYM yung gagamitin ng pag-upgrade ng space base. SGM tokens burn in the process of upgrading space station. So, habang ina-upgrade yung space station, nagkakaroon ulit ng burn. So, hindi magkakaroon ng overpopulation ng SGM. Kasi continuously siya ginagamit. Tapos, that's going to be the cycle of this player mon. For now. Kasi mukhang meron silang balak na paggamit, alam nyo yun, gawin pa na ibang gameplay pagdating dito. So, akin, yun lang muna. Dating dito sa gameplay. Medyo komplikasyon ng konti kasi hindi rin naman ako nakapaglaro ng isang game and I'm not quite sure if they are really the same or just similar. So, malalaman natin anytime soon. So, pupunta na tayo dun sa iba pang natitira. Tignan natin kung ano maiibas natin dun. Wait lang.